nakakaalam, lalo na sa mga probinsya, na ang tanglad ay ginagamit sa iba't ibang uri ng lutuin. Sa amin sa Bicol ay madalas itong ginagamit sa gata bilang pampalasa. Ngunit bukod dito, ang tanglad ay siksik sa napakaraming binipisyong pangkalusugan. Mayaman sa antioxidants at maaaring mapigilan ang mabilis na pagtanda ng ating katawan. Ang regular na paggamit ng tanglad bilang tsaa ay maaaring malabanan ang anumang infeksyon sa bibig at pagkasira ng mga ngipin dahil sa taglay nitong antibacterial properties. Mabisa rin itong pampawi sa iba't ibang karamdaman sa tiyan. Kilala din ang tanglad na may kakayahan o makatulong sa pagpapababa ng blood pressure. Ang tanglad ay maaaring itanim sa paso o container upang mas makasigurado sa kalinisan nito. Maaari ding ilagay sa terasa o sa bintana. Ang karaniwang nabibili natin sa palengke ay may ugat, at ito ay maaaring itanim at pagsimula ng pagkakaroon ng tanglad sa bahay. Ang aking tanim sa tapat ng bahay ay malapit nang maubos. Dahil hindi lang ako ang kumukonsumo, pati na rin ang mga kapitbahay. Kaya panahon na para ito ay paramihin. Bawasan ang mga dahon at tangkay at magtira lamang ng isang dangkal mula sa ugat. Makakatulong ito upang mabilis na magkaroon ng mga bagong dahon. Tanggalin ang mga tuyong dahon at dumi na nasa pagitan ng mga tangkay. Panatilihin ang kalinisan sa bawat halaman na kinukonsumo natin bilang pagkain. Bawasan din ang mga ugat at magtira lamang ng 1 pulgada. Mas malaking paso o container, mas maganda. Ngunit maaari din naman sa mga katamtaman laki ng paso o kahit sa mga basyo ng mga mineral water na may 6 na litrong kapasidad. Ang lupang gagamitin ay dapat mataba. Maaaring mapanood ang iba pang videos na andito sa channel, paano ang paggawa o paghalo ng lupang pagtataniman. Panatilihin ang regular na pagdidilig. Ang tanglad ay mabilis ang paglaki at maaari ka nang makapag-ani sa loob lamang ng 3 linggo.
Sa rooftop, sa front yard at sa paligid ay marami akong tanim na gulay at prutas. At dahil ako ay isang Bicolano, tubong Naga City, syempre hindi maaaring mawala ang gabi. Paano ba ang pagtatanim ng gabi sa planggana? Bumibili ako ng laman ng gabi sa palengke. May dalawang uri ng gabi ang karaniwang nakikita natin. May kulay pula at berdeng mga tangkay. Pinipili kong itanim ang may kulay pulang tangkay dahil ito ay hindi nangangailangan ng maraming tubig. Piliin lamang ang mga maliliit at mayroon ng mga usbong. Mas madali ang mga itong magdahon kapag nakatanim na. Ibabad sa tubig at palipasin ang 2 hanggang 3 oras. Maglagay ng lupa sa planggana. Ang paggawa ng isang uri ng magandang lupa ay mapapanood din dito sa ating channel. Ibaon ang mga laman ng gabi na nakaturo ang mga usbong sa itaas. Pagkatapos ay diligan. Pagkalipas ng 8 hanggang 12 araw ay tutubo na ang mga ito. Panatilihin ang regular na pagdidilig o huwag hayaang sobrang matuyo ang lupa. Pagkalipas ng 1.5 buwan ay maaari ka na makapag-ani ng gabi sa planggana. Tuloy-tuloy ito at maaaring umabot ng 1 taon. Ito po si Kuya Don at maraming salamat sa inyong panonood.